showbiz fanatics Miss Maine Mendoza and Alden Richards about totoo ngang 3 taon nang hindi pinapasweldo ng Eat Bulaga? Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? Ang lahat ng yan ay pag-uusapan natin. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga natin simulan ang ating pong mga updates ngayong araw, ay nais ko po munang magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers and subscribers natin na lagi nakaantabay at nakasubaybay sa mga videos natin. Maraming salamat po sa inyong mainit na pagsubaybay. So dahil dyan, bago tayo magsimula is ano nga ba ang inyo pong masasabi patungkol dito sa ating updates kani-kanina lang, kung saan ito nga po ay meron pong aktor na kumontak or kinumpronta si Mr. Alden Richards patungkol sa babaeng kasama niya ngayon. So ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? Panoorin natin yan sa Artista Life Updates. And of course, sa Celebrity Updates, in-updates natin kayo patungkol sa kalagayan ni Miss Maine Mendoza. Kasi may mga kumakalat po ngayon online na tila baga mayroon pong mga tao po na nagsasabing si Maine daw di umano ay nagparitoke. Pero ano nga ba talaga ang health condition ngayon ni Miss Maine? At malalaman natin yan dito po sa Celebrity Updates, kung saan ito rin ang dahilan kung bakit hindi siya nagkikikita, no? Hindi po siya nagpapapasok ngayon sa kanila pong show sa Eat Bulaga. So marami na siguro nakakamiss dito, no? So dahil dyan, narito, at bago tayo magpatuloy, ay kahapon po ay ibinigay natin sa inyong ilan sa mga updates patungkol sa pagpapatawag nga kay Alden Richards ng GMA Sparkle tungkol sa babaeng sumisira sa kanyang imahe. So dahil dito ay pinangalanan nga itong The Kalawang Girl, kung saan siya po yung parang kalawang ng buhay ni Alden. At dahil sa kanya, sa mga binagawa niya without the consent of Alden Richards, ay napapahamak nga ang imahe na nasimulan ni Mr. Alden Richards sa showbiz. Bagay na talagang ikinakasira ng kanyang pangalan. So bago tayo magpatuloy, magbasa muna tayo ng ilan sa mga POV ninyo patungkol po sa ating update. Sanayin natin ang komento ni Ma'am si Gina Badila. Si Maine kasi ang tinatanong niya bago niya tanggapin ang isang proyekto, pinag-uusapan muna nila. Kaya okay lang kay Maine lahat kasi alam niya lahat yan. Pati yung kay CEO alam niya yan kasi hindi nagliliim si Alden sa kanya. Tayo mga supporters lang naman na magugulo, pero silang dalawa okay sila. Ayan. So I hope so no, na maging okay silang dalawa. Ano man yung mga pinagdadaanan nila ngayon, sana ay malagpasan po nila, at sana ang wish natin sa kanila is talagang matagpuan na nila yung totoong happiness na makakapagpapasaya sa kanilang dalawa. So tayo mga fan, ang tangay lang natin pwedeng gawin is supportahan po sila sa kanilang mga na binabalak, lalo-lalo na sa showbiz life po nila. Ano? Salamat po Ma'am si Gina Vadilla. And Miss Clarissa California Christine Serrano ng USA also said, Alden Richards Maine forever. Bakit hindi tayo pinagbibigyan na pagsamahin ng Aldab sa work? Alam naman natin ang totoo. Thank you ma'am, hintay na lang tayo. Ayan. So ito naman po ang komento ni Ma'am si Clarissa California. Salamat Ma'am si. At totoo po yan, ano? Pagbigyan na natin na bakit ito po yung biggest question. This is gonna be a big question for all of us. Bakit until now ay dinededma pa rin ng management na bibigyan ng proyekto si Alden at si Maine, despite the fact na ang dami na po talagang naiinip para dun sa kanilang ipinangako na magkakaroon ulit sila ng project together, no? Pero siguro baka hindi pa panahon. Sabi nga mas matagal, mas masarap, 'di ba, kapag nilalasap na nila yung kung nandun na sila sa kalagayan na yun. Kaya pagbigyan na natin. Sabi ni Ma'am Shiming Reyes, anong magagawa ng GMA kung gusto o babae na ni Alden yung second hand na babae? Bilyonarya daw ito, sexy, laki boobs at may dating asawa. Baka naman babae na ito ni Alden kaya sunod-sunuran siya sa babaeng yun. Pinyan lang po, pero sana Alden, huwag ka namang paandre sa babae mo. Maski enjoy na enjoy ka na sa kanya, sexy at laking boobs at dami daw datong, pwede ka na magtrabaho at alalay ka na lang na sexy. Ayan. Alam niyo po, kung ikukumpara natin yung buhay ni Alden, yung mga credentials ni Alden compared dun sa CEO na sinasabi po ninyo na talagang F na F at talagang HD,
kay Alden Richards. Eh, wala pong Panama yung yaman nun. Dahil si Alden Richards po, eh talagang sobrang yaman sa dami ng mga investment and sa dami po ng kanya mga luxuries cars, luxuries na gamit, at kung ano-ano pa. Hindi na natin alam, diba? So, but anyway, maraming salamat po sa inyong mga komento. Please, mag-comment lang kayo sa comment section natin na related po sa ating latest updates. So, ngayon, let's talk about this one kung saan si Tito Sen nga ay matapos na i-break yung kanyang silence patungkol sa Itbulaga issue. At may rumored pa na magre-retire na raw po di umano ang TBJ. Big Soto has broken his silence on the possible changes on Itbulaga, making a short comment on the fate of the country's longest running noontime show. So Nelson Canlas, 24 Horas Sunday, bossing said that Itbulaga is here to stay. Yun po yung kanyang pangako na whatever happen, mananatili po ang Itbulaga. And he also added na hindi pa raw po sila magre-retire sa showbiz. Marami pa akong matutulungan, marami pa akong may entertain. This comes amid changes in Executive Tape Incorporated, which is the production company behind the Itbulaga Bullet Halo Sauce. The Chief Finance Officer Tape Incorporated said it's rebranding, not rebranding. So matapos nga ang kabi-kabila ang mga interview na naganap, nagpasalamat itong si Tito Sen ang TBJ dahil finally ay nabayaran na nga ang mga utang, no? Sabi ni Mr. Big Soto or Bossing sa kanyang interview, sa ambush interview niya sa mga journalist, sinabi po nito na bayad na ang lahat. Sinabi niya rin na walang kinalaman ng, or it doesn't matter kung bayarin nila ang o hindi, dahil hindi naman daw nagmamatter ang pera sa kanya. Mas importante daw sa kanya ang prinsipyo. So bagay na hinangaan po ng marami. Pero ngayon nga, habang sumisingaw nga ang baho, no, sa kabila ng napakaganda at napaka-active and very entertaining show ng Itbulaga or ng longest running Itbulaga, marami po pala talaga silang kinaharap na mga pagsubok na hindi po nila talaga dinidisclose sa publiko. So, nagpasalamat naman si Bossing kasi nasabi or namidya nga na meron utang ang mga halosos dito kay Bossing. So, bagay na sabi nga ni Bossing, finally, nabayaran na siya. Kaya naman sobrang happy niya. Pero ang tanong, totoo nga ba ang mga balita na 3 taon na nga hindi sumisweldo si Maine Mendoza dito po sa nasabing show as well as Mr. Alden Richards? Maaaring si Alden po, hindi po ganun katagal, ba? Diba? Kasi siya, siyempre, on and off po kasi siya sa Itbulaga. Hindi naman po talaga siya katulad ni Maine na consistent na napapanood natin dito. Pero this time, hindi nga natin siya napapanood dahil si Maine Mendoza is continuously, siya lang po talaga yung nag-stay dito for the longest time. At marami pong balita na nagsasabi na may utang din daw ang mga Halosos family sa talent fee nitong si Miss Maine. Bagay na isang dahilan kung bakit po parang medyo ano na rin siya, medyo aloof na din siya. If you're gonna watch last Saturday ng live Itbulaga, makikita niyo po yung reactions niya na parang hindi na siya katulad ng dati, na parang very positive lang, very free. Pero nung nabahira na nga ng kung ano-anong kontrobersya ito pong Itbulaga, parang may something na nagbago sa kanya. Hindi na siya kasing siglat, kasing saya noon, no? Isa rin sa mga nakikitang dahilan kung bakit nga ready umano itong si Miss Maha Salvador ay biglaan ding nagpaalam dito po sa show, at dinahilan niya lang na naghahanda siya para sa kanyang wedding. Well, in fact, sabi niya nga pangarap niya maging host ng Itbulaga, pero dahil lang sa wedding kailangan niya pong mag-exit, which means na may mas malalim pang dahilan kung bakit niya po tinanggihan or umalis na dito po sa Itbulaga. Ganon din si Maine, no? Meron po siyang malalim na dahilan at sinasabi ngang 3 years na po siyang hindi pinapasweldo dito sa Itbulaga. Biruin niyo po yun, gugut pawis na halos hindi na po siya nagpapahinga. Araw-araw po natin siya napapanood sa Itbulaga. Pero yun pala yung problema ang kinaharap niya, na hindi pa siya nababayaran. So kung siya hindi pa nababayaran, how much mo yung iba pang talents, 'di ba? Kasi kung si Bossing nga, na Bossing na hindi po nabibigyan ng talent fee, how much more si Miss Maine Mendoza and Alden Richards. So sana lang maayos na po itong problema nila dito po sa kinaharap ng Itbulaga, at sana mas magtagal pa katulad nga ng wish ng TBJ na gusto nila ay umabot sila sa kanilang silver or 50th year anniversary ng Itbulaga. So kayo po, ano pong masasabi ninyo patungkol dito? Comment down below. Salamat po sa panonood. Don't forget to like, share, and subscribe. At syempre, follow nyo po ako sa Facebook page, DarEdsTV.